Hi everyone, kumusta po kayong lahat? Maligayang Wednesday sa inyong lahat at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. May bagong update ngayon sa tinatakbo ng kaso ni Christine Dacera. Inirekomenda ng Directorate for Investigation and Detective Management or DIDM kay PNP Chief Debold Sinas na i-relieve sa pwesto ang Makati Police Chief na si Police Colonel Harold Depositar kasama yung dalawang investigators pati na rin si Police Major Michael Sarmiento, yung medico-legal officer ng SoCo Southern Police District. At ito nga ay inaprubahan na ni PNP Chief Debold Sinas at ipinasa niya na ito kay NCRPO Chief Police Brigadier General Vicente Danao para aksyonan ito. Kung matatandaan kasi natin, itong dalawang ahensyang ito ang nagbigay ng kaguluhan at kalituhan sa kaso ng pagkamatay ni Christine Dacera. Yung mga inilabas nilang mga premature reports ang nagpagulo sa kaso ng kamatayan ni Christine at napakaraming tao na ang nasasangkot. At pati nga si PNP Chief Sinas ay nakuryente rin dito sa report ng Makati City Police. At talagang nagpa-presscon pa siya at pinanindigan na ginahasa nga at pinatay si Christine. Dahil dito sa inaccurate report ng Makati City Police, para ang nangyari damay-damay na. Tapos hindi rin maganda yung naging resulta nito. Dahil gumawa ito ng kalituhan sa publiko. Kung kaya, pati yung mga personal na buhay ng biktima, ng pamilya ng biktima, at ng mga persons of interest ay nakalkal na. At hindi ito naging maganda dahil nasira ang mga taong ito na hindi naman dapat. Pero bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And pagka-tap ninyo ng notification bell, please don't forget to tap all para every time meron akong mga bagong videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. All of them momentarily will be relieved from their post while internal investigation ongoing. However, as the SITG under the Regional Director of NCRPO might need their services, ay kasama pa po sila doon for the smooth transfer of documents, evidences, and others. And the relief is really naman immediate. No? So those are the recommendation, and I leave that to the RDHRPO to implement the recommendations of, recommendation, which I already approved. So napanood natin yung interview kay PNP Chief Debold Sinas at sinasabi nga niya na pinaparelieve niya na itong apat na tao. Kung maalala kasi natin, yung report ng SoCo na nagsasabi na aneurysm yung kinamatay ni Christine ay hindi suportado ng mga ebidensya. Kumbaga yung report nila ay kulang. Pero ang pinakamalaking pagkakamali yata na nagawa dito ni Police Major Michael Sarmiento, yung medico-legal officer, ay yung pag-uutos niya na i-embalsa mo na muna yung bangkay ni Christine bago ito gawa ng autopsy. Kumbaga sa tagal-tagal niya na bilang SoCo, dapat kabisadong-kabisado niya na yung protocol nila na autopsy muna bago embalsa mo. Ang sinasabi kasi niya, kaya niya inutos yon ay dahil daw merong COVID protocol. Pero hindi pa rin nakalusot yon dahil unang-una si Christine ay hindi namatay dahil sa COVID. Pangalawa, ni hindi siya suspected COVID patient. So walang dahilan para i-embalsa mo agad yung bangkay ni Christine bago nila gawa ng autopsy. At dahil nga dito, pati yung Dacera family ay nagpahayag ng kanilang kagustuhan na sibakin nga sa pwesto itong medico-legal officer. At doon naman sa Makati Police, ibang report naman yung inilabas nila at sinasabi nga nila na ginahasa at pinatay si Christine. Ang problema, kulang or butal-butal yung kanilang mga ebidensya. At sa sobrang pagmamadali yata nila, ay nagsampa agad sila ng kaso laban sa mga sinasabi nilang suspects. Ang kaso, ang nangyari, hindi ito tinanggap ng Makati City Prosecutor's Office. Kumbaga, hindi na-convince ang Makati City Prosecutor's Office na kailangan magkaroon ng kaso yung sinasabi nilang panggagahasa at pagpatay kay Christine dahil hindi sapat yung ebidensya na inilakip nila sa kanilang kaso. Kaya nag-order ang Makati City Prosecutor's Office na magsagawa muna ng preliminary investigation. At ito yung ginagawa ngayon ng PNP, pati na rin ng NBI. So dahil si Police Brigadier General Vicente Danao, ang NCRPO Chief, siya ang mag-i-implement nitong pagre-relieve dito sa apat na police na aprobado na ni PNP Chief Debold Sinas. So panoorin natin ngayon kung ano yung masasabi ni Police Brigadier General Vicente Danao. Lead them, yun naman pala, magiging maganda yung outcome ng case, no?
So, kung hindi magiging maganda yung outcome ng case, definitely there is relapses na nangyari that caused the dismissal. Sa ngayon po ay iniimbestigahan pa rin natin, no, kasi hindi pa kumpleto yung pag-iimbestiga natin, although may mga tao na tayong na-interview and may mga napuna ng statement. Pero as of now, we cannot divulge for the meantime. Okay, so all evidences that will be collated to include the forensic results, statements of key witnesses will be submitted to the fiscal for his appreciation. And if it will turn out later na hindi naging maganda yung kanyang appreciation, and then alam nyo na kung anong magiging outcome nito. Sa ngayon wala pa. Unang-una dahil hindi ko pa nabasa rin yung recommendation ng DIGM kay Chief PNP. But kung ang magiging outcome nga nito will be not favorable doon sa case, eh, ibig sabihin may nakitang lapses. Okay? So definitely heads withdrawal after the preliminary investigation, after the results of the preliminary investigation. So yung pinapakunan ng Becerra, kumusta ang nakikita natin dito, projection natin, malabang pa ba ito? Dahil sa parami ng parami yung pinapasok na... Ayokong pangunahan sa ngayon. Ah, okay. Okay. So basta lahat na makokolekta namin, favorable or not, basta isasabit namin sa fiscal, mm-hmm, siya na bahala mag-decide. Mm-hmm. Okay, kung ano magiging outcome nun, definitely malalaman nyo rin. Sa naman. Sa 2007, yung personalities doon, umarap na rin ba kayo? Meron lang mga nagpakita. Pero hindi ko muna sasabihin. Sir, sa Makati City Prosecutor's Office ay may nagre-request daw na kung ano yung kopya nyo ay kusundin nyo nang makuha. Tama ba? Yung gusto nilang mag-kumuha ng copy ng sinasagawa documents sa case ng Becerra, yung mga respondents para no ma-appeal sila na hindi ganito yan, daw sila ng kopya. Hindi, ganito yan. We have to submit everything muna sa fiscal and they can get the copy sa fiscal. Okay? So, yung clarification natin, yung recommendation po ni PNP Chief Sina doon sa hepe ng Makati Police. Yes, yung pong ang recommendation po ka ng DIDM ay may mga nakitang lapses. Okay, initially, no? Although, ang implementation niyan will purely base doon sa office natin. Okay, ang sabi ko nga kay Chief, sir, pwede po bang tapusin muna natin yung result ng investigation? Kasi parang unfair naman na tatanggalin natin kaagad while the investigation is ongoing. Okay. Anyway, it will not doing any ano naman diyan, dahil unang-una wala namang pressure doon sa mga ano, no, doon sa mga witnesses if ever. Okay. So, for the meantime, we're still waiting for the results of the preliminary investigation, and after that, kung makita ng fiscal na hindi favorable o hindi favorable doon sa pinahin na case, definitely, heads withdrawal. Pero general, informed na sila, hindi pa? Siguro naman, narinig naman na nila yung statement ni Chief. Okay, so definitely, alam na nila siguro. Sir, sa 2007, napanggit ka may mga humarap na rin. Nasa ilang personality sa 2007? Yes, may mga napakitang mga abogado. And as of now, we cannot divulge their statements. Okay. Pero kasama na rin sa investigation together with the NBI? They went there for clarifications, no? Okay. Hindi naman sila sinatawag na suspects. Ang sabi ko nga we invited you here para sabihin kung ano yung nalalaman niyo sa case. Sige sir, congrats ulit. Daghang salamat sir. So ang dahilan kung kaya't damay din yung Makati PNP Chief na si Harold Depositar ay dahil na sinasabi ni PNP Chief De Boldsinas na yun ay dahil sa command responsibility. Ano nga ba itong command responsibility? Ang command responsibility hindi ibig sabihin na kung nagkamali yung subordinates nila or yung mga tao nila ay damay agad yung pinuno. Hindi ganun yung command responsibility. Ang ibig sabihin ng command responsibility
ay yung pinuno nila nakita na na may pagkukulang or may mga lapses dun sa investigation ng kanyang subordinates or mga tao niya. Pero hindi niya ginawa ng paraan. Kumbaga, hinayaan niya lang. At ito yung sinasabing command responsibility. Yung hindi niya kinorek. Gayong meron naman siyang information kung ano yung ginawa ng kanyang mga investigador. Kaya dahil dito, damay yung Makati Police Chief na si Harold Depositar. So ngayon, parang merong naglalaro sa isip ko. Klaruhin ko lang, ito ay opinion ko lang. Hindi ko sinasabing tama ito. Pero naiisip ko lang din kasi kahapon, sinabi nga ni NBI Deputy Director Ferdinand Lavin na may result na sila nung forensic examination na ginawa nila during the re-autopsy. So parang pumapasok sa isip ko na baka may alam na rin itong si PNP Chief De Bolsinas sa result nung forensic examination ng NBI. Kasi parang just in time or parang timing na pagkatapos matapos yung forensic examination ay nilabas nga ng PNP na i-re-relieve itong apat na polis. So parang naiisip ko, siguro dahil parehong mataas yung posisyon ni Deputy Director Lavin at ni PNP Chief Sinas, so baka siguro nagko-compare notes din sila or nag-uusap sila. At malamang baka may idea na itong si PNP Chief Sinas sa naging resulta nung forensic examination. So biglang pumasok sa isip ko na baka nga walang panggagahasa at hindi pinatay si Christine. Kaya sinasabi ni PNP Chief Sinas na may lapses o pagkukulang yung ginawang investigasyon ng Makati Police. At siguro din, hindi aneurysm ang kinamatay ni Christine. Kaya pati yung medical legal officer ng Soco Southern Police District na si Police Major Michael Sarmiento ay kasama sa marerelieve. Sa tingin ko, yung result ng forensic exam ng NBI ang lalong nagpatibay dito sa mga kakulangan ng Makati Police at ng Soco Southern Police District sa ginawa nilang investigation at autopsy sa bangkay ni Christine. So ngayon, tatlong possibilities yung nasa isip ko. Una, pwedeng namatay si Christine Dacera dahil hindi kinaya ng katawan niya yung dami ng alcohol na nainom niya nung gabing yun. Meaning, baka nagkaroon ng masamang epekto ito sa kanyang katawan at hindi kinaya ng katawan niya. At yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Pangalawa, maaaring may droga. So kung may droga, dalawa rin yung naiisip ko. Una, pwedeng alam niya na hinaluan yung inumin niya ng droga. Kumbaga may consent niya na inumin yung alak na may droga. Or pwede rin siguro nag-try siya gumamit ng droga nung gabing yun. At dahil siguro sa combination ng droga at ng alcohol, nagkaroon ito ng adverse effect sa katawan niya. At yun ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. So bale kasi pag ganito yung nangyari, walang homicide na kaso. Ang makakasuhan lang dito ay yung illegal drug use kung sino man ang may dala ng droga nung gabing yun. Pangalawa, pwedeng hindi alam ni Christine. Pwedeng may naglagay ng droga sa kanyang inumin. Siguro iniisip din ng tao na naglagay ng droga na hindi naman yung nakakamatay. E ang kaso nga, iba ang nangyari, namatay si Christine. So kumbaga parang death by accident yung nangyari. Isa rin ito sa mga iniisip ko. At kung ganito yung nangyari, halimbawa, pwede yatang kasuhan na homicide kung sino man yung naglagay ng droga sa kanyang alak o kung sino man yung may dala ng droga dahil may buhay na nasawi. Kaya nga sa tingin ko, masusing iniimbestigahan ito ng NBI dahil meron silang matinitingnang mga ibang anggulo ng dahilan ng pagkamatay ni Christine. Hindi lang dahil ginahasa siya at pinatay. At sa tingin ko, karamihan ng mga tao, ito rin yung inaantay na sagot kung ano yung totoong dahilan ng kinamatay ni Christine. Kung siya ba ay ginahasa at pinatay, kung siya ba ay namatay dahil sa natural cause, kung siya ba ay namatay dahil sa droga, or kung merong naglagay ng droga sa inumin niya na naging sanhi ng kanyang kamatayan. At yun ang isang napakalaking pagkakamali ni Police Major Michael Sarmiento, yung medical legal officer ng Soho. Dahil dun sa ginawa niyang pag-imbalsamo, nawala yung mga importanteng ebidensya na sana makapagsabi agad kung ano yung naging dahilan ng kinamatay ni Christine. At hindi na sana humaba ng ganito at naging ganito kagulo itong kaso ni Christine Dacera. Well, umaasa pa rin tayo na sana nga yung 100 ml urine na nakuha ng NBI during the re-autopsy ay talagang urine. Dahil doon, malalaman kasi talaga kung ano yung mga substances na nasa katawan ni Christine. At the same time, nakikipag-ugnayan na rin ngayon ang NBI sa Makati Medical Center. Dahil parang nasabi yata dati na nakunan din ng dugo at urine si Christine Dacera nung dinala siya sa Makati Medical Center. So inuulit ko lang, ito ay opinion ko lang. Ito yung nasa isip ko lang.
So para sa akin, pwedeng hindi ginahasa at pinatay si Christine. Pero pwedeng may drogang involved. At dahil dito sa illegal na droga, meron pa rin talagang mananagot. So abangan na lang natin sa January 27. Ito kasi yung petsa na kung saan ay diringgin ulit yung preliminary investigation sa Makati City Prosecutor's Office. So dito malalaman na natin kung may kaso nga ba talagang dapat isampa laban dito sa mga persons of interest or wala. Inuulit ko lang, hindi ito haka-haka itong mga sinabi ko dito ha. Ito lang yung mga tumatakbo sa isip ko. At lahat naman tayo ay entitled sa sarili nating opinion. But at the end of the day, nasa Makati City Prosecutor's Office pa rin. Dahil sila nakakaalam kung yung mga ebidensyang isinumite sa kanila ay sapat ba para sampahan ng kaso itong mga persons of interest dito sa Christine Dacera case. So that's it for now mga kaibigan. Sa ngayon talagang blanco tayong lahat kung ano talaga ang naging dahilan ng kamatayan ni Christine Dacera. But again, magtiwala lang din tayo sa ating justice system. And let's hope na sana sa lalong madaling panahon ay masagot na itong mga tanong natin. Once again, thank you for watching. Stay safe everyone and God bless.